For today's video mga ka-timing, CRF 300 na naman ang ating gagawin ngayon. So bali magpalit lang tayo ng meter panel dahil nagbe-blurred na ang kanyang panel. Alright? So isusin natin para makita natin ang kanyang panel. Ayan, merong blurred sa part na to. Ayan. So ito yung ating ipapalit bagong meter panel. Alright, so i-unbox natin ang kanyang bagong meter panel para makita natin kung ano yung nasa loob. Alright, napaka-fresh. Ito po yung bago. Okay. So dito tayo magsimula. So tanggalin natin ang 5mm na driven by Allen, ang kanyang head bolt. Okay, so dito naman sa right side. So tanggalin, baling dalawa lang bolt ang tatanggalin natin na driven by 5mm Allen. Okay, so natanggal na natin yung dalawa. So sa pagtanggal, iikot natin paitaas. Ayan. Alright, so merong paa dito na dalawa. Ipapasok nyo lang sa butas na to. Okay, so tanggalin na natin ang kanyang sakit sa headlight para mahiwalay na natin sa mismong motor. Okay, so ito lang yung socket ng kanyang headlight. So itabi lang natin to para walang sagabal sa pagtanggal natin ng meter panel. Okay, so dito sa kanyang meter panel, may makikita tayong apat na screw bolt. Ayan, merong apat na screw bolt dito. So tatanggalin natin yan at tatanggalin din natin ang kanyang socket sa meter panel. So ito po yung socket. Tanggalin natin ang insulator, then makikita na natin yung lock ng kanyang socket. Alright, so natanggal na natin. Okay, so gamitan lang natin ng screwdriver. Ayan, so natanggal ko na yung apat na screw. Okay, so tanggalin na natin ang kanyang panel. Alright, so natanggal na natin ang kanyang panel. So ito yung lumang meter panel at ito naman ang kanyang bago. Alright. So ngayon, ibalik na natin ang bago. So install na natin yung bagong meter panel. So ngayon, ibalik na natin ang apat na screws. Ayan. I hope na meron kayong natutunan sa video na to. At huwag kalimutang mag-subscribe, mag-share at mag-comment kung meron kayong katanungan tungkol dito. So huwag kalimutang ibalik ang socket sa meter panel.
Okay. At this time, ibalik na natin ang headlight assembly at huwag kalimutan ang socket sa kanyang headlight. At ang paa sa kanyang headlight ay ilagay lang sa dalawang butas. Ayan. Yun yung lagayan sa kanyang paa. Okay. Ayan, i-double check ang kanyang head bolt kung sakto na ba ang higpit. Alright, so tapos na. Tapos natin na-install, tapos natin na-ibalik ang kanyang headlight. So, subukan natin isusi para makita natin ang kanyang display ng meter panel. Alright, so makikita natin naka-zero pa kasi bagong panel to. Ayan. So, tingnan natin ang mga lights kung gumagana ba sa kanyang indicator. Ayan. So, hazard, functional. Right and left signal is functional. Then, high and low. Ayan, yung indicator ay functional. So, hanggang dito na lang tayo at salamat sa palaging pag-subaybay sa ating channel at huwag kalimutang mag-share.